Palawig, Iba, Botolan, and then Kabangan, and then San Felipe. Ang oras na dapat na nandung kami is 10 o'clock na ng gabi. Kaya kanina lang nag-alala ako sa aming sasakyan kasi kala ko ang pagkakaintindi ko nag-overheat. So nakita lang pala ng anak ko sa gauge na nasa gitna. So ibig sabihin nag-overthinking lang ako. Siyempre pag ganyan na aalis ako, may event ako, gusto ko lahat maayos. Pero tama nga naman, dapat talaga maging kaisipan natin, laging malaw kang pangunawa, saka laging maano yung isip natin. Ando ko, hindi ka ma-mental block. Hindi na akong reflector light. Bali, ito naman, sponsor sa akin ng pinsan ko, si Jojo. Salamat sa kanya. Oo, hindi rin ako maglalagay. Magtatakit lang ako. Kasi mas lalong papangit. Aras ay 11:23 na ng gabi. Bali, hinihintay yung iba pa namin kasamahan. The unforgivable conditions. May tutuloy natin ang event na to. So, maraming salamat sa mga sumusuporta. Isipin natin, ang event na to ay tulong para sa mga bata. Hindi dahil ito ay patakbo lang ng nagpapasaya sa ating mga sarili, kundi may mga tao tayong tutulungan. Okay? We are proud that despite this number, we are able to meet. Mabibigyan natin ng tulong ang mga tao. Kasi even the non-runners, even the other runners who are not able to be here, to join us here tonight, nagbigay nila yung tulong nila in prayer and financially. Mabibigyan natin ng maayos na education ang mga bata dito sa City of Caborwan. Okay. Let's all wish everyone safety. Guide them, Lord. Huwag niyo sila papabayaan. Sana wala na po tayong iisipin hindi maganda dahil ang rota na po na natin ay napaka simple lang. May mga tutulong po sa ating lahat. Lord, guide them always. Bless them. Godspeed, runners. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. The magkatin, lalo na yung t-shirt is personalized. So, di po rin mga papakinabahangan yun. Nakakatuwa ngayon. Pero mas maganda pa rin yung actual na nandito pa sa event. Correct. So, 15, more or less 15 dapat yung 50 Anyway, yung mga first time natatakbo under slogan runner, so thank you for supporting this cause. So, ako, kaya tayo, one of the reasons bakit ito lang yung number natin. Number one, yung chismisan dati na after elections, pagkakaroon tayo ng lockdown. Yun nga. Nagkaroon ng doubt, nagkaroon ng hesitation ng mga runner. So, yun na. Nag-decide. And then, only to find out, tuloy pala tayo. Sabi ko, kaya nga in-extend ko yung registration hanggang ngayon. So, siguro, time constraint and budget, na rin siguro nila, hindi na nila mapupuntahan ito. But they were still willing. Okay. Next is, okay, it's yung sakyan ng mga marshals natin are bit delayed. So, hindi ko kayo pwedeng pakawalan na walang bantay sa daan. Una-una nandun yung mga aid station, nasa akin pa. So, kailangan meron tayong marshal na magbabantay. So, I hope maintindihan niyo, we will delay it for another 30 minutes. Okay lang, sir. Kahit nandiyan si nandiyan ang ating local enforcement, so hindi naman nila pwedeng ibigay yung provisions ninyo without the marshal kasi mas nakakaalam si marshal. So na-delay sila because the strong rains coming from Baguio, na-traffic sila and everything. So kaya yon. So kung 12 midnight kasi it's almost 12 13 minutes to go, 12 midnight na, so hindi enough yung pag-egress nila diyan sa labas and papuntang ES1.
So ganun na muna, we will delay the gun start for 30 minutes. And then if ever hindi sila makaabot before that, you would have to set the gun start. I will, kasi dun sa barangay Maloma may tanod dun eh. Iiwan ko na lang yung nutrition sa inyo doon. Tapos ayaw ko lang kukuha. O may tanod, yun nga lang sana. Kasi dito yung sana hindi nila, alam mo na, pagkatiyati. O ito, maraming coke. Dapat tirahan naman kami. Sir, sabihin mo tirahan kami kahit ano lahat. Okay, so explain ko yung rota. Yung rota, it's very simple. Pero kung nakita niyo yung pictures ko, mag-iibang orientation niya kasi gabi tayo. So yung pictures dun sa event page natin, so wala tayong ibang susundan kundi ang main road lang. Except sa portion na ito. Dahil trail, well, wala man lang ano to siguro. 5% trail lang to hanggang dyan sa may labasan ng konti. Ang iingatan natin, number one, may mga stray dogs. Okay. Ang panlaban lang sa stray dogs, wag lang natin silang, tutukan ng, ako ginamit, pwede yung tutukan ng ilaw, magbaback off na yan. Kung tahol pa lang, kung hanggang tahol lang, hayaan nyo na, ignore nyo lang. Maglakad na lang kayo, wag na kayo mag nyo lang itakbo. Kasi sila, na nagpro-provoke sila, pag tumakbo kayo, pag nilakad nyo, nag-walk kayo, okay lang. Stay on the left side, facing traffic all the time. So, kung magkakat kayo ng corner, kasi, halimbawa, may konting paliko, gusto nyo i-cut yung corner, pwede naman yon. Pero make sure na walang sasakyan sa likod. Kaya, importante yung visibility natin sa gabi. Yung mga walang reflector, meron ako dyan extra na sticker, ilidikit ko na lang for added visibility. Oo, meron ako dyan yung mga gato eh. Sige. May mga blinker. Para kita kayo sa malayo. Tapos, ingat tayo sa mga fast-moving vehicles, especially yung mga galing sa likod. Yung tulay natin, yung mahaba dyan sa Belahar, ang clearance niya ng handrails niya hanggang dito. Waistline. Ah, dito. Kasi Tati Crispin pala. Nauna na. Malayo? Ay, okay. Saan kayo ba? Malayo? Lahat na. Pinauna na natin yung senior. Pero yun lang, wala pa siyang aabutan doon. Pero matagal, mauunahan pa din niya yun. Lalakad lang yun. Sobra. Yung 30 minutes head start niya, ayoko na nalang. Malalagpasan nyo yan. Kasi 8 kilometers from here to the first aid station. Okay, so ito. Takot din kasi ako yung about sa pandemic. Anong pandemic pa tayo? So we are here. Ito yung alley. Di ba may konting curve dyan? So, diretso, this is the main road na, yung highway. May crossing dito na isa. Dito yung parang may baha kanina. Oo, yun. Ito yung may naniningil ng... Na 25. Ng ating... Environmental protection. So, lagpasan lang ninyo. Huwag kayo mag-left and right. So, diretso sa highway. Right turn, left turn. Teka, ganito na lang para ang orientation natin. So, paganyan. Left turn. Ito yung town hall. Public market ng San Felipe. Diretso for 5 kilometers. May dadaanan kayong school na isa dito. Barangay Sindol. Huwag muna yon. Yung next na school, Barangay Maloma na. Turn back. Oo, meron kayong maliit na ahon. Sobrang liit na ahon. Yung dulo nun, Barangay Maloma, AS1 yan. Yung Barangay Sindol, nandito yung Coffee Kubo. 24 hours yan. Dito, magbibigay ng tubig. AS1, andito yung soda, and... Fit bar. Fit bar yung sinabi ko kanina, no? And egg. Fit bar yata, oh, tama, fit bar. U-turn, balik. Kung kinulang ang tubig ninyo, kuha ulit ng water dito, diretso. Kung saan kayo lumabas kanina, checkpoint ito. Checkpoint yan, and then mayroon tayong water dito. Water. Hindi ako maano dito, ngayon nga lang ako dito. So, pass by. Pero huwag na kayo mag-cross kasi dito kayo dadaan sa kabila eh. Tsaka sa Butolan lang. Checkpoint lang yan.
just to make sure na walang babalik dito. Diretso, pagdating ng San Narciso, yung bayan ng San Narciso may ano yan, di ba? Ito yung kulay na mahaba. Tingnan mo, makamaligo pa. Tapos ito na yung pinakabayan. Makamaligo. Diretso ng konti. Ito yung Petron. Pagdito punta ng San Antonio yan. Oh, tama. Ito yung pakaliwa. Dito kayo galing nung galing kayong Manila. Dito dumaan yung sinakya ninyo. Ang AS2 nandito. Meron tayong bukuhan dito. Meron pwede yung daanan yan. Patira ka ng buko ah. Dito pa yun. Huwag yung busing buko ah. Patira isang baso. Ayun, makakaabot pa yung iba oh. Ay, adyo pala kay Tay. Masin yung homo pa sa amin lang. Maitli lang yan. Okay. Okay, sige. Sige po tayo. Opo, opo. Left lang po. Opo, left turn. Okay, sige po. Bye-bye po. May malit daw tayo yung like, river crossing yung nandito kanina. So, nagkano lang siya, nag-advise. Anyway, kung meron pa kayong tubig na galing kay Kupi Tubo, at dito sa checkpoint, okay lang, kahit daanan nyo na lang si AS2. Kasi, mayroong 20 meters yan na inward para puntahan dito. Bukod kasi yan. Pero yung buko natin, unfortunately, 4 PM pa raw siya makakalabas. So, pwede nyo kunin ng feed bar dito at saka isang tubig. Or else, diretsyonin nyo to ng 8 kilometers. San Antonio na. San Antonio, magkahati yan sa dalawa. Pero ito pa rin ang main road. Ito papuntang beach resort yan. Main road, nandito yung town hall. May 7-11 dito. 8 station number 3. May saging. Dito pala may egg tayo rito kung gusto nyo. Egg. Dito may saging tayo. Soda and water. San Antonio. Then, pag nagpas niyo rito, diretso kayo for another 10 kilometers. Sa dulo niyan, San Marcelino. Magkahati ulit yan. Left tayo. Left. Kasi pag kumanan kayo, papunta na yan ng Castillejos. Pabalik na ng Manila. So diretso tayo. Andito si, after 2 kilometers mula rito sa junction na to, andito yung isang Kopi Kubo. Malalaman nyo yan dahil nandito yung arc ng PMMA. Sige, sagutin mo muna. At 8 station 2, pagbalik ninyo by 4 o'clock, open na si Buko. Dito. And then, right turn. Balik na. Finish line, swimming. Iksi naman pala. Iksi! Sa drawing lang! Ang iksi ng drawing! Pahirapan niya. Yung drawing niya, maiksi. Ibig sabihin mo ba sa kabilang lane kami? Oo, kasi facing traffic. Ah, okay. Narciso pala. Ano tayo sa... Kasi ang mga lalaki mabilis eh. Ay, kahit ikaw mukha. Hindi. Hindi. Akala mo lang. Siya siguro, pero ako hindi. Nakapunta na nga siya sa mga... Ah, magkakilala ka? Hindi. Hindi. Kilala lang. Ah, dito lang. Kuhanin ko mga Facebook niyo mamaya. Ha, okay lang. Para maging friend ko kayo sa Facebook. Kunin niyo yung number ko. Dito lang. Dito ko lang naman sa mga running. Para pwede niyo ako tawagan. Akala ko magkakilala na kayo. Okay, 0919. Ano tayo? Habol tayo sa lalaki kasi ang mga hindi ko kaya yan. Baka malumpo ako. 0919. Ikaw, baka kaya kaya mo yan. 737. Ano yun, sir? 7057. Nakikita ako, nakikinig. Yan. Anong school dito, artista?